Okay. So, salamat po sa bawat isa sa atin. At mainit ba? Mainit po? Di naman. So, kahapon ay nagpray tayo, ano po? At bigyan tayo ng aircon. So, tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin ang ating dalang Biblia sa aklat po ng Apokalipsis, chapter 3, verse 14 to 19. Apokalipsis or Revelation, chapter 3, 14 to 19. At basahin ko po ito sa wikang Tagalog, sa verse 14, tapos sumunod po kayo sa mga sumunod na talata. Nakita na po natin? Amen. Sabi ng verse 14 ng chapter 3, Apokalipsis, at sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay umaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyahiyang kahubaran, at ng pampahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Sabay-sabay po tayo sa verse 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ay magsikap at magsisi. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa trono po ng iyong biyaya ngayong umaga. Muli ay kasamahin mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Panginoon, maging pagkain ng aming espiritual, ang aming pag-aaralan, at patuloy, Lord, na gamitin mo ako, ikaw ang aking maging labi, maging karapat-dapat ako, Panginoon, sa gawain na ito, sa pangangaral ng iyong pong salita. Kung meron po akong nagawang pagkakasala sa iyo, sa aking isip, sa salita, Panginoon, patuloy mo akong hugasan ng iyong banal na dugo at humingi po ako ng tawad. Salamat po, Lord, sa mga kapatid na patuloy na dinadala mo po, Panginoon, dito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Lord, sa mga ginagamit niyo po, Panginoon, sa aming harapan, sa mga kabataan, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Tayo po natin magsiupo. Nakakatuwa yung ating mga leaders. Amen? Mga kabataan at mga bago sa ating paningin. Pero alam niyo yung purpose kung bakit natin ginagawa yan? Part po yan ng training nila. At napakaganda sapagkat, mga kapatid, ang isang church ay hindi tayo lalago in quality and in quantity kung walang mga bago na natitrain. Kung walang mga babae at lalaki na iniligtas ng Panginoon. So ngayong umaga, ang ating topic na ating tatalakayin, pamagatan natin, getting ready to grow. Amen. Not all churches are prepared to grow in number and in spirit. Tingnan po natin sa ating binasa, yung church ng Laodicea. Anong sabi rito sa verse 15? Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sabi ng verse 16, kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig, malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Mga kapatid, kung ating titingnan, ang iglesia po ay, o church, ito po'y programa ng Diyos. Amen?
At ano bang inaasahan ng Panginoon sa bawat mananampalataya? Alam niyo po, sabi dito, ang inaasahan niya na bawat mananampalataya ay lumalago in quality and in quantity. Ang isang church, hindi natin pwedeng sabihin na maganda o lumalagong church o lumalagong iglesia kung sa dami lang sila lumalago. E sabi natin, ay malago itong church na to kasi napakarami nila. Pero i-check natin yung quality ng kanilang pananampalataya. May paglago ba? May pagbabago ba? So hindi po yun yung basihan, ano po? Hindi yun yung pamantayan na masasabi lang natin, eh marami itong mga tao na ito eh. Kung kaya talagang ginagabayan sila ng Panginoon at masasabi natin na sila'y lumalago. Yes, marami sila, pero ang tanong, kwalidad ba yung kanilang paglago? Naiintindihan ba talaga nila yung salita ng Panginoon? Pinapamuhay ba nila yung salita ng Panginoon? So sabi rito, lumalago ba sila in quality and in quantity? Pag sinabing quality, dapat makita sa kanya ang ganap na pagbabago ng buhay. Dahil tinanggap niya ang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ibig sabihin, merong changes. Merong pagbabago. Ito po yung quality. Ibig sabihin, nagpapacheck siya kung ano yung sinasabi ng Bible. Pinapamuhay. Pag sinabing quantity, kasabay ng inyong paglagong espiritual, dumadami rin kayo sa iglesia na malalim ang inyong pananaw sa katuruang espiritual na hango sa banal na kasulatan. Hindi lang po ito sa dami. Nasasabihin natin, eh, malago na ito kasi marami sila. Pero makikita mo naman yung kanilang pamumuhay, hindi naayon sa salita ng Panginoon. Di ba? Lumalago sila. Halimbawa, sinasabi nila, marami sila. Mga kapatid, dito sa ating church, what is necessary in getting ready to grow? Ano ba ang kailangan natin? Number one, what we must do as a congregation? Ano bang dapat natin gawin dito sa church? Ano ba yung dapat makita, lalo na kung may mga bago? Number one, sabi rito is, offer assemblies that edify. I-offer natin sa mga tao. Amen? Lalo na yung mga bisita po natin, na maramdaman nila na sa bawat sasabihin natin dito sa church, ay ma-edify sila. Ano ibig sabihin dito? Marami pong mga datiang mga members sa church, katitisuran sa mga bisita. Nawa po natin? Kung kaya, mga kapatid, ang mga bisita ay hindi na bumabalik sa church na kanilang inatinan. Kasi nga, sa imbis na makaka-edify sa kanila, yung mga tao, yung mga members doon, hindi sila na-edify. Kung kaya hindi na sila bumabalik. What do they see and hear? Do they see love? Ano ba yung narinig nila sa loob ng church? Ano ba yung nakikita nila sa loob ng church? Nakikita ba nila yung pag-ibig? Nararamdaman ba nila yung pag-ibig? Pwede natin ipakita yan kahit first time lang yung mga tao na dumating po sa ating church. Amen po? Alam nyo, sabi rito, do our visitor experience courtesy, warm, and interest in spiritual matters? Yung bang mga mananampalataya, nakapokus ba sa spiritual matters? Lalo na sa pakikinig ng mga preaching ng pastors, ng mensahe ng Panginoon. Yung bang mga datiang mananampalataya, nakikipagkwentuhan na bang meron mga bisita na nanonood sa atin? Hello! Seryoso po ba tayo? Ganyan ba yung environment na ipapakita natin? Mga kapatid, not all churches provide the right environment conducive for worship and spiritual growth. Alam niyo, para sa akin, secondary lang ang place eh. Secondary lang yung place. Kahit hindi kagandahan ng lugar niyo, basta mararamdaman nila na welcome sila, babalik at babalik sila sa church. Pero pag hindi nila naramdaman na welcome sila sa church, di na sila babalik. Di ba nakakatuwa na meron tayong bisita na bisita natin noong mga nakarang araw tapos bumalik? Bakit ka bumalik? Eh kasi naramdaman ko yung init,
Nakikita ko yung mga mananampalataya dyan sa church na yan, eh talagang may interes sa salita ng Panginoon. Amen. Na talagang lumalago. At nakikita ko talaga yung kanilang buhay. Mga kapatid, new converts depend heavily upon the spiritual nourishment provided by the assemblies. Kadalasan ng mga bisita po natin ay ano? Observer. Ino-observe po yung mga mananampalataya. Tinitingnan yung mga mananampalataya. Naku, kung ito lang naman yung lagi kong makakasama sa church na hindi na ako pupunta dyan. Naku po natin. Pero yung maramdaman nila, makita nila, ay kakaiba talaga ito. Tingnan mo ito, mga tao na to talagang kumakanta sa Panginoon. Umaawit sa Panginoon. Talagang nararamdaman ko, tago sa puso ko yung kanilang kinakanta sa Panginoon. Babalik ako sa church na yan. Palakpakan po natin ang Lord. Mga kapatid, ganyan ba yung ino-open natin sa mga bisita natin? New converts often depend heavily upon the spiritual nourishment provided by the assemblies. Number one, excited by their newfound faith. Excited sila eh. Pag pumunta sila sa church, excited sila. Ano ba yung mangyayari doon? Ano bang ginagawa doon? Ano ba yung pinag-aaralan? Yan yung kaisipan ng mga bagong bisita, ng mga bisita. Anxious to grow quickly. Di ba? Gusto nilang lumago. Gusto ko rin yan. Gagayahin ko. Ano pa? They attend all the services of the church. Talagang aating sila kapag naramdaman nila yan. At malamang magtanong pa sa'yo, ano pa ba yung susunod na gawain nyo sa maghapon na ito? Anong oras ba mga schedules nyo? Kailan ba mauulit itong gawain na ito? Ilan lamang po yan sa mga iniisip po ng ating mga bisita. Pangalawa, what do they find? Half-hearted services? Uh-huh. Ang mga tao na makikita niya ay hindi na nakikinig ng mensahe at nagdadaldalan. Uh-huh. Hindi ready ang mga leaders na naka-assign during worship. Sa palagay niyo, babalik pa kaya sila? Minsan makasarili tayo mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Nagsisimula na yung gawain, nakikipagdaldalan pa tayo sa katabi natin. Mga kapatid, tingnan din natin yung mga tao na bisita natin sa church. Amen po? Huwag tayong makasarili. Eh ikaw, sinasabi mo malago ka tapos ganyan yung ugali mo. Tingnan mo rin yung katabi mo, ay bago ito. Kinakailangan magandang patotoo ko sa kanila. May tao po, pakibuksan yung gate. Amen po? Hindi na sila babalik. Amen. Hindi na sila babalik. Morning po. Ito po sa harap. Sino po sila? Amen. Wow. Yung baby, tutukan po nyo ng electric pan, saka yung nanay. Ayan. Okay lang po. Okay lang po talaga. At kami po'y masaya na kayo po'y nakasama namin. Amen? Okay, tuloy po natin. Sa palagay niyo, babalik pa kaya ang mga bisita natin kapag ka ganun na ipinakita natin? Di na po sila babalik. Mga kapatid, pangatlo, if we are serious about growing, those who lead us in our assemblies will take their task seriously. Gawin po natin ito ng seryoso. Coming prepared to serve their role. Doing so gladly and with enthusiasm. Kapag ikay na-assign sa harap na mag-leader, gawin mo ito na masaya ka. Gawin mo ito na talagang masigla ka. Gawin mo ito na talagang ginamit ka ng Panginoon. Para yung mga bisita na nakikita po yung ginagawa natin, ano kaya yun? Di po ba? Bakit po? Kasi tinetestify mo yung kabutihan ng Panginoon eh. Sinasabi mo yung kabutihan ng Panginoon eh. Hindi ka dapat nagpahiya-hiya dito. Kaya palakpakan natin si Brother Ronel.
Akala mo, Brother Ronel, simple lang yun. Nakikita ka ng Panginoon sa heaven. Sabi ko nga, si Brother Chris, si Brother Ronel, sabi ko yung mga edad nyo ngayon, mahirap masave yan. Kaya pag nasave yung mga tatay na ganyan, miracle. Kasi yung Bible study po namin nung Sunday, doon sa ano, puro mga babae, puro mga nanay sa maugat. Sabi ko, nasan yung mga lalaki? Malamang yung mga lalaki, pasilip-silip lang. Bukang ginagawa nila. Nakuha po natin? Kaya bihira yung naliligtas ng mga kalalakihan, mga tatay. Every member will do what they can to make our assemblies edifying to all. Ito yung maganda. If you are serious about growing, number one, arriving early to welcome and visit with visitors and other members. Hindi ka late. Amen, amen po? Amen. Sorry po sa mga bisita, hindi po kayo ha. Sa mga members po. Hindi ka late. Lalo na kung ikaw yung leader. Ikaw yung ginagamit ng Panginoon. Arriving early to welcome and visit with visitors. Amen. Pangalawa, participating wholeheartedly in the singing, prayers, Bible study, Bible reading, etc. Masaya ka na ginagawa. Sinasabay mo yung leader. Ginagawa ko ano ginagawa ng leader. Minsan, mas makakatulong ka pa nga, lalo na kung sintunado yung leader. Madadala yung leader. Amen. Nakuha po natin? Ibig sabihin, nagtutulungan po tayo, hindi nagpapagalingan. Tutulungan mo yung leader. Mahirap maging leader sa harap. Pero kung ganun na nga yung leader, tapos sinasabay mo pa na ayaw mo sabayan, ipinapakita mo na parang hindi ka interesado. Mga kapatid, participating wholeheartedly in the singing prayers and Bible reading. Pangatlo, staying around and visiting afterward. Pagkatapos ng service, huwag tayong magmamadaling umuwi after worship. Nakakaya yan. Ay, tapos na worship, biglang nawawala. Ano kakabuti? Mga kapatid, hindi ganyan ang gawain ng Panginoon. Ewan ko kung saan natutunan ng mga kapatid natin niya, ay, nagmamadali, ewan ko ba, ano ba? Mawawala ba yung bahay niyo? O dalawa yung inaatinan mo? Ah, bagal ni pastor, atin pa ako sa kabilang church. Tatlo yung church sa atinan ko. O kapatid, pag-isipan po natin mabuti. Dapat isang church lang. Huwag tayo magmamadaling umuwi after worship. Maganda nga, kumustahin mo rin naman ang mga kapatid mo sa Panginoon. Minsan lang tayo magkita. Eh pastor, yan eh, pandemic ngayon, lumalayo ako. Pwede naman ganyan kayo malayo. Kumusta ka na ba? O kung gusto mo, hawakan mo yung cellphone mo. O sige, i-contactin mo. Kumusta na? Para lang masabi na concern kayo sa isa't isa. Hindi yung biglang king. Ewan ko ba? Alam niya yun yung epekto sa atin ng ano? Online worship. Wala na yung ano? Wala na yung pagmamahal. Hindi na nararamdaman ng kapwa Kristiyano yung pagmamahal ng isa't isa. Kasi nga, isang pindot mo lang, tsum, wala na, hindi mo na makikita yung mukha. Hindi naman natin alam kung anong ginagawa, kung nag-worship ba talaga. Pangapat, we are happy to give your tithes and offering to Jesus. Masaya ka na nagbibigay ng iyong ikapo at kaloob dahil ginawa mong partner ang Panginoon sa iyong buhay. I-partner po natin ng Lord sa lahat ng bagay. So magkaroon tayo ng evaluation. I-check natin. Ganito ba yung church namin? What we must do as a congregation? Offer assemblies that edify. Mga kapatid, personal itong ginagawa. Baka mamaya may mga kapatid tayo na may mga pinagdadaanan. Nakatulong pa tayo. Huwag naman yung, kumusta ka na? Mukhang mayaman ka na, pautang nga. Huwag ganun. Kumustahin mo. Diba? Tapik-tapikin mo sa balikad. Ano na bang pinagdadaanan? Ano ba na bang ngayon kalagayan mo ngayon? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Huwag naman ganyan. Ay, tagal kitang di nakita. Taba mo ngayon ah.
Alam niyo, napakaganda po niyan. Napakagandang marinig sa mga kapatid natin sa Panginoon na kahit hindi na kayo nakikita, marinig pa rin yung katagang, alam mo, pinag-pray pa rin kita sa church. Concern ako sa iyo, bumalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Offer assemblies that edify. Malamang pag ganyan ang ginagawa natin, babalik at babalik po yung ating mga bisita. Babalik at babalik yung ating mga bisita. Pangalawa, what we must do as individuals? Anong dapat nating gawin bilang individuals? Number one, strengthen our relationship with God. Palakasin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Alam mo, ang isa sa mga tanda ng may malagong relasyon sa Panginoon ay kung meron siyang bunga. Yun yung tanda eh. Kung meron siyang bunga. Sabi ng John chapter 15, verse 1 to 5, ano sabi dyan? Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Verse 2, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Verse 3, kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga kapatid, ito yung larawan natin bilang mananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Kaya wala tayong pwedeng ipangmalaki. Amen ko? Dapat po magbunga tayo. Mga kapatid, magbubunga po tayo kung tayo ay mananatili sa Panginoong Jesus. Huwag tayong maingit doon sa mga mukhang mayaman na siya, hindi na siya umaatin sa siya. Huwag ka maingit doon. Right. Diba? Huwag tayong maingit doon sa mga huwag tayong maingit doon. Dapat maawa tayo sa kanila. Maawa tayo sa kanila. Mga kapatid, kung tayo hiwalay, ay wala po tayong magagawa. So palakasin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kumusta po yung relasyon natin sa Diyos? Lumalago ba tayo? Kumusta yung ating Bible reading? Kumusta yung ating prayer? Kumusta yung ginagawa mo every day? Di ba ba? Baka puro tayo trabaho. Puro tayo Marites. Kawawa si Marites, ano? May nadagdag, si Maribik. Pangalawa, strengthen our relationship with one another. Palakasin mo yung relasyon mo sa kapwa. Lalo na sa mananampalataya. Sabi dito, our love and unity is a powerful witness for Christ. Pag nakita po ng mga tao sa labas na kahit na mahirap ang buhay, nagkakaisa po tayo dito. Mga kapatid, may encourage sila. Di ba? Kahit na ganito lang tayo karami, marami tayo nagagawa sa Panginoon, mga kapatid, nakakatuwa po yan. Palakpakan natin ng Lord. Isipin niyo yan. Hindi naman tayo mayaman. Marami nga, minsan nga, talagang pag nakikita ko kayo, talagang nahihirapan ako eh. Pero ang dami nating ministry sa church. Amen. Nagpapakain tayo ng mga bata, hindi basta pagkain, fried chicken pa. Amen. Spaghetti pa. May juice pa. Baka mamaya may sopas pa. Ay na, wag na po, huwag po kayong magluluto ng sopas ha. Mga kapatid, napakabuti ng Lord. Amen. Hindi naman tayo mayaman. Tingnan nyo, pinaiisip ng Panginoon sa bawat isa sa atin na magkaroon ng scholarship yung mga estudyante po natin. Amen. Pero hindi tayo mayaman. Pero may ginagawa tayo sa Panginoon. Amen. Makita nyo pa, matutuwa ang Panginoon po sa atin. Amen. Our love and unity is a powerful witness for Christ.
John chapter 13 verse 34 and 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko, na kayo mga ibigan sa isa't isa, na kung gaanong, paano iniibig ko sa iyo, kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Verse 35, sa ganito yung nakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Ang ganda, ano po, paglabas nyo sa church, talagang ipagdama nyo yung pag-ibig sa isa't isa. Talagang makita yung pag-ibig natin sa isa't isa. Ang sarap nun eh. Tanungin mo. Tanungin mo yung kapatid mo sa Panginoon, anong ulam nyo? Kasabi naman nyo, ay, ano, ginisang munggo, pahingi ha? Okay lang yun, pero kumisan, okay lang yun, pero kung lagi, di ba mas masarap? Oh, nagluto ako ng ganito, oh. Sishare ko naman sa'yo. Eh, ang dali lang naman ngayon eh. Di ba? Tawagin mo lang si Kuya Boy, pakidala mo nga kay ganito. Yahatid ni Kuya, bibigyan nyo naman ng gasolina si Kuya Boy. A strong network of Christians is essential to assimilate and nurture new Christians. Pag may mga bago, encourage po natin sila. Encourage natin yung mga bago. Taas ang kamay ng mga bago. Dami, ano? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Encourage natin sila. Hindi mga luma, ah. Ano bang term maganda? Yung mga members, taas ang kamay. O, ang dami nyo, eh. Di mo ba? Ang sarap. Kung meron pang yung batch na to, itong mga bago, kung meron pang batch na darating na katulad nyo, di ba madadagdagan tayo ng madadagdagan? Na lumalago tayo in quality and in quantity. Sabi rito, a strong network of Christians is essential to assimilate and nurture new Christians. Pag nakita nila na ganyan yung ipinapakita ng church, may encourage po sila. Pero kung puro chismisan, kung puro problema, ang narinig nila, lalo na sa pulpito, lalo na sa testimony, puro kasiraan ang kapwa, mga kapatid, di na po sila babalik. Kaya hanggat maaari, sa church, ayokong pag-usapan yung politics. Di po ba? Kasi mga politisya, mga nag-aaway-aaway, pero pag nakita yan, batian, oh no, okay, oh. Pero pagdating, pagtalikod nila, nagsisiraan. Huwag nanakaw yan. Sabi mo sa konti lang naman ninakaw ko, ikaw marami. Hindi ganun, mga kapatid. Regular attendance is certainly a great help. Akala mo walang impact yan, yung pag-attend-attend mo? Malaking impact yan. Natutuwa ako ngayon, palakpakan natin ang Lord. Alam niyo kung bakit? Yung prayer meeting natin, dati-dati, konti lang kami, ngayon ang dami na. Palakasin pa natin. Yung hindi umaatin ng prayer meeting na Sabado, umatin kayo. O gusto nyo, sunduin pa namin kayo? Sunduin pa namin kayo? Pwede rin naman. Kaya ihuhulog namin kayo sa tulay. Alam nyo, prayer meeting ay napaka-importante. Prayer is power. Lalo na kung ikay matagal ng mananampalataya, hindi ka na magpapasundo. Amen po? Hospitality is needed. Napaka-importante niyan, maramdaman niya yung pagmamahal natin sa kanila. Strengthen our relationship with one another. Mga kapatid, encourage natin ang isa't isa. Ano yung testimony ni Maymay? Tatlong linggo nang walang trabaho yung mister mo, buhay pa kayo, kumakain pa kayo. Tapos bigla mo sinunod, salamat kay Sister May. Kaya pala Sister May, wala nang laman yung tindahan. O, mga kapatid, alam nyo na ha? Sister May, wala lang ba yung tindaan? O, kailangan ko pa ba sabihin nyo, bigyan nyo ng pang ano yan, pang tinda? Alam nyo na yan eh. Ganun dapat, meron tayong discerning spirit. Hindi lamang basta, eh, pinag-pray ko naman siya. Alam mo naman kung paano mo sila tutulungan, yung mga kapatid natin sa Panginoon eh. Hindi naman napunta sa, maliban lang kung pinagsugal naman ni Sister May, pinambingo. Kaya naubos yung tinda. O kaya naman, dinukwit ni Andre. Di po ba? Nakikita natin yung mga pangangailangan ng mga kapatid natin sa Panginoon.
Pangatlo, nilamang strengthen our relationship with one another. Pangatlo, develop relationship with the lost. Hindi po ganito. Pag nakakita tayo ng unbeliever, dapat makita sa atin yung ano, smile tayo. Huwag natin silang sisimangutan. Bakit? Kasi pag nakita nila nakasimango tayo, lalo na galing tayo sa church, paano mawiwin yung mga tao na ito? Huwag tayong gumaya doon sa mga tao na galing sa kanilang church pag nakakita ng ibang mga tao na hindi nila kasama sa church. Sino ka? Hindi po tayo ganun, mga kapatid, mga magulang. Develop relationship with the lost. Sabi rito, light must shine in darkness. Ano sabi ng Matthew chapter 14, verse 16? Pakilagay yan. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Matthew 5, 14 to 16. Sabi diyan, verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 15. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nangasa bahay. 16. Lumiwanag nga na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang walatin ang inyong Ama na nasa langit. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung ilaw mo hindi tinatakpan. Amen po? Dapat kung takpan mo, hindi mamamatay yung apoy. Para ano, magamit pa rin yung liwanag niya. Anong ibig sabihin nito? Ganyan po ang kalagayan nating mga mananampalataya. Kung ikay mananampalataya, ikaw yung ilaw. Kaya sabi ng Bible, tayo yung ilaw na sanlibutan, tayo yung asin ng sanlibutan. Anong ibig sabihin nito? Yun yung larawan ng mga totoong mananampalataya. Ibig sabihin, ipakita mo yung maganda mong patotoo. Ipakita mo na ikay nagdadala ng kaliwanagan. Eh nakakalungkot, sinasabi mong ikaw ay Kristiyano. Sinasabi mong ikay mananampalataya. Ang dala-dala mo kadiliman. Inaakay mo pa yung ibang mga mananampalataya na gayahin ka sa ginagawa mong mali. Mga kapatid, mga magulang, ipakita po natin dito. Develop relationship with the lost. Relationship with the lost can serve as the basis for continued relationship with them after they are saved. Di ba maganda? Ikaw yung ginamit. Hanggang sa nagpatuloy siya, ikaw yung ginamit. Makita mo, darating yung time, magte-testimony yan, sasabihin, salamat, pinagtsagaan mo ko. Salamat sa kapatid kong ito, pinagtsagaan ako. Naku po natin, pero pag hindi natin sila nilapit sa Panginoon, magsisisi po tayo sa huli. Although developing relationship with the lost is an ongoing process. Proseso eh. Talaga, magbi-build up ka. Para bang yung mga bata na tinuturuan natin. Ngayon, kinakaibigan natin yung mga bata. Balang araw, mag-iisip din yung mga nanay. Sasabi yung mga nanay, ang galing naman ng mga ano na yan, mga Baptist na yan, ang galing ng mga Kristiyano na yan. May sila, concern sila sa mga bata. Bihira lang naman yung mga nanay, pumunta kayo doon para malibre kayo ng pagkain. Bihira lang yung nanay na ganyan. Di ba? Kadalasan sinasabi ng mga nanay, pumunta kayo doon para may matutunan kayo. At yun na yung umpisa ng nakikipagkaibigan tayo sa mga bata. Hanggang yung mga nanay, hanggang sa madala na natin sila sa church. Amen. Di ba yun yung napakaganda? Yun yung programa ng Panginoon bilang church. Amen. Pero hindi pwede yung basta church lang, attend ka lang ng attend, tapos wala kayong ginagawa na programa ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Hindi na dadagdagan, yung mga bisita uma-attend, pero wala na, dahil natitisod. Walang programa ng soul winning, hindi na dadagdagan, kayo-kayo, nagkakasawaan. Hanggang bandang huli, matatandaan na kayo. Walang sumunod na generation ng mga leaders.
Mahirap yun. Napakahirap po nun. Developing relationship with the loss is an ongoing process. Proseso talaga. It takes time. Kumbaga, nagtatanim ka talaga. Yes, napapagod tayo, mga young people, mga volunteers, mga nanay. Pero hindi po sayang yung ginagawa po natin. Totoo naman eh, nakakapagod eh. Eh, dapat matulog ka na paghapon, di ba? Dapat eh, ano ka na lang sa upuan mo, pakuya-kuya-kuya ka eh. Pero, hindi ka matutulog kasi talagang magtuturo ka. Pero alam niyo po, pag ginawa mo yan, nandun yung joy, nandun yung kagalakan. Kami nga mag-asawa, pagkatapos na, pagod kami physically, pero, di ba, sarap? Sabi ni mami, ang sarap sa pakiramdam, daddy. Na pag hindi natin ginawa ito, parang kulang yung ating buhay. Palakpakan natin ng Lord. Nandun yung satisfaction. Nandun yung kontento ka dahil nagawa mo yung gusto ng Panginoon. Meron kang naabot, naging makabuluhan yung buhay po natin. Pero kung wala tayong ginawa. Developing a relationship with the lost is an ongoing process. Talagang proseso talaga. Ipo-process mo, unti-unti. It takes time, hindi natin alam kung kailan lalago. Hindi natin alam kung kailan gagawa. Merong mabilis, meron namang matagal, meron namang hindi na. Kaya nakakatuwa eh. Ako, na-encourage ako, isipin mo. Sister Angela, bunga ng outreach natin doon sa hulo. Nung araw, piloso po pa ito eh. Tinatansya-tansya ko eh, pag sumagot, parang katalino na, parang, ewan ko ba? Pero hindi. Nung malaman niya na malapit lang pala yung bahay niya dito sa church, agad-agad, wala namang nagdikta sa kanya na umatin na siya kaagad. Amen. Dito mo ngayon, kumakanta na. Amen. Sama pa yung nanay. Sama pa yung mga kapatid. Pero kung hindi tayo nag-outreach, hindi tayo gumawa, hindi tayo humayo, hindi tayo lumabas, meron kayo Angela sa loob ng church? Amen. Balang araw, magpapasalamat to pagka CPA na to eh. Amen. Ewan ko lang. May CPA ka kaya? Amen! Iiyak na eh, ha? Di makatulog pag hindi alam yung problem, yung problem solve. Paano isolve eh? Painumin nyo ng gatas. Pangatlo po, must guard against Satan. Must guard against Satan. Kinakailangan magbantay tayo. Kasi si Satanas ay ano, hinahunting tayo. Hinahunting yung mga mananampalataya. Hinahunting yung pastor. Hinahunting yung pamilya ng pastor. Yung asawa ng pastor. Yung mga volunteers, mga preacher. Hinahunting ni Satan yan. Huwag kayong magpahunting. Mga mananampalataya, huwag kayong magpahunting kay Satan. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, tinin nyo ito. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila. Kaya kung kayo nadala sa tukso, na nahulog uli kayo sa kasalanan, isa kayo sa nabiktima muli ni Satanas. Huwag kayong pumayag, mga mananampalataya. Hindi po niya ahantingin yung hindi kanya. Ang ahantingin niya yung mga mananampalataya. Ang ahantingin niya yung ginagamit ng Panginoon. Ang hinahanting niya yung nakikinig every Sunday ng salita ng Panginoon, hindi niya hanting hindi nakikinig. Amen po? Kanya na yun eh. Yung hindi kanya. Ang hinahanting niya yung mga nakaupo dyan. Atakpan ko yung tenga ni ganito para hindi niya maintindihan. Sabi rito eh, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, ay ano, gaya ng liyong umuungal na gumagala nung mahanap ng masisila. Ganyan po yung kaaway. Parang liyon na umuungal, gutom na gutom. Sinong titingnan niya? Sinong hahantingin niya? Yung pagkain niya ay yung mga mananampalataya na mahina na madali niya makapture. Madalas kong panoorin yun eh. Yung labanan ng leon at saka yung, ano ba yun? Hippopotamus ba yun? Lumalaban talaga.
Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Lalo na yung ginagamit ng Panginoon. Markado ka na sa diablo. Minarkahan ka na. Atahan, tingin ka na. Lahat ng kahinaan mo, doon tayo titirahin. Kaya doon tayo magpalakas. Doon tayo mag-ingat. Importante po na marunong tayo magpakorek ng ating pagkakamali. Amen? Importante po na marunong kang magpakorek. Lord, patawad po. Importante yan. Marunong tayong mag-submit sa Diyos. At marunong din tayong mag-submit sa ating pastor. Tanda natin, meron tayong great shepherd, si Jesus, pero may under-shepherd. Walang iba yung mga pastor. Mag-submit. Mahirap po tayong gamitin kapag ginagamit din tayo ni Satanas. Hindi pwede yung ganun. Ginagamit ka ng Diyos, dapat ginagamit. Ginagamit ka ng Diyos, sa Kanya ka lang. Hindi ka pwedeng ginagamit ng Diyos tapos gagamitin ka ni Satanas. Hindi po pwede, doble kara sa paglilingkod sa Panginoon. Must guard against Satan. Ingatan po natin yan. Submission to spiritual leader is the act of submission to God. In spite of many trials, knowing that after trials, God will make him perfect, established, and strong. Andan po natin yan. Lahat ng ating mga naranasan sa buhay, pagkatapos niyan, pinapalakas tayo ng Panginoon. Alam mo, importante sa tao, bumabalik sa Diyos. Wala naman tayong pwede pagmalaki. Amen po? Hindi natin kaya mag-isa. Importante, nagpapakorek. Importante, inaamin yung kasalanan sa harapan ng Panginoon at nagbabago. Ngayon, kung ayaw nyo magbago, i-check nyo yung salvation nyo. Anak ba talaga ako ng Diyos? Amen? Hello? I-check nyo yung salvation nyo. Baka hindi ka talaga anak ng Diyos. Baka nagpipretend ka lang. Baka kunwari lang. Nadadamay patuloy yung iba. I-check mo. Kung ikaw ay anak, kung hindi, kung sa tansya mo, hindi ka anak ng Diyos, ulitin mo yung pagtanggap mo sa Panginoon. Iyakan mo ang Panginoon. Magpasalamat tayo kasi buhay pa tayo. Pwedeng sa isang idlap, mawala na tayo sa mundong ito. Naka po natin? Huwag mo sabihin, eh, di naman ako mamamatay kasi wala akong sakit. Hindi doon eh. Hindi doon nasusukat yan. Pwedeng sa isang idlap, mawala na tayo sa mundong ito. Pero importante, nakakilala ka sa Panginoon at ginagamit ka ng Panginoon. Lumalago ka in quality and quantity. Sino ba matatagal na mananampalataya dito? Taas ang kamay. Amen. Isa, dalawa, tatlo, apat, dami. Di ba natutuwa tayo na may mga bago? Amen. O naiingit ka ba na, ba't siya ginagamit? Una ako dyan ha. There is something wrong pag hindi ka ginamit ng Panginoon. Alam mo, matanda ka ng mananampalataya. Tapos nakita mo yung mga bago. Ikaw nga, ang tagal-tagal mo mananampalataya, hindi ka pa ginagamit dito sa pulpito. Di ba nakakahiya yun sa Diyos? Hello? Nakakahiya sa Panginoon yun. Tagal-tagal ko na dyan, di man lang ako na-assign mag-read ng Bible. Samantala yung bagong-bago, na-assign. There is something wrong. Merong problema. O natutuwa ka na ganyan lang. Na hindi ka ginagamit ng Panginoon. Ang tanong, kung hindi ka ginagamit ng Panginoon, sino gumagamit sa iyo? Ganyan ba yung mananampalataya? Dapat gamitin ka. Lumalago ka, tumatanda ka sa church, dapat gamitin ka ng Panginoon. Magandang patotoo ka sa iba. Kung mapunta ka man sa iba, magandang patotoo ka rin. Akala niyo walang gawain sa ibang lugar? Meron! Ang dami mga gawain sa ibang lugar. Mapunta ka sa ibang lugar, gamitin ka rin sa ibang mga church. Maganda rin yung patotoo mo doon. Tinuloy mo yung gawa, ginawa mo rito, tinuloy mo doon sa kabilang lugar. Hindi pwede na dito ginamit ka, paglipat mo sa ibang lugar, ay hindi ka nagagamitin. Hindi po ganun ang mananampalataya. Ang mananampalataya, habang nabubuhay siya, ginagamit siya ng Panginoon. Submission to spiritual leader is the act of submission to God. In spite of many trials, knowing that after trials, God will make him perfect, established, and strong. Yan yung mananampalataya. Ang daming pinagdadaanan ng churches, mga churches.
mga mananampalataya, pero nagpapatuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Kasi nga, yung mga trials, pagkatapos ng trials, pag nasa Panginoon pa rin tayo, anong ginagawa ng Panginoon? Sabi dito, make Him perfect, establish, and strong. Pinapalakas pa siya lalo ng Panginoon. Di ba? Para bang pagod na pagod ka, natulog ka, di ba pagising mo, lakas mo? Parang ganun. Nakatulog ka kumpleto. Yung mga nakaraan, di ka nakatulog ng kumpleto, mahina ka. Pero nakatulog ka ng kumpleto, nakakain ka ng kumpleto, pagising mo, ang lakas-lakas mo. Ganyan ang ibig sabihin po nito, in spite of many trials, knowing that after trials, God will make him perfect, established, and strong. Nangyayari po ito sa mga anak ng Diyos na marunong magpakorek. Pero kung hindi ka magpapakorek, hindi ka lalago talaga. Hindi ka lalago. Para sa ating conclusion, the result of growing Christians, closer and closer and harmonious fellowship to God. Sabi ng John chapter 15 verse 2. John 15 verse 2. Paki-plus yan. John 15 verse 2. Sabi dyan, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Take note ha, yung sanga, sabi rito, bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, anong ginagawa ng Panginoon? Nililinis. Inaalis. Pero, sabi niya, at ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis din. Di ba? Para lalong magbunga. Ano ibig sabihin nito? Parang mananampalataya. Matapos mong marinig yung salita ng Panginoon, yun yung paglilinis sa atin ng Diyos. Palakpakan natin ng Lord. Kaya tayo nililinis eh. Kaya tayo yan oh. Para lalo tayong magpatuloy. Pero iba naman yung ano. Sabi niya, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. Iba naman yun. Ibig sabihin, ayaw mo makinig o bahala ka na dyan. May parusa. So sabi rito, the result of growing Christians closer and closer and harmonious fellowship to God beareth more fruits. Lalong magbubunga. Good fellowship to fellow believers, not a stumbling block. Yung madalas magkape dyan, anong mga pinag-uusapan ninyo pag kayo-kayo na lang? Nagpapalakasan ba kayo? Dapat hindi stumbling block. Dapat lumalago kayo. Dapat nagtutulungan kayo sa paglago. Pinag-uusapan nyo yung ministry. Pinag-uusapan nyo yung dapat gawin. Pinag-uusapan nyo yung mga pangarap nyo sa buhay. Diba? May mga pangarap yan eh, habang nagkakape. Diba? Habang nagpe-fellowship, ano mga pangarap nyo? Barangay Tanod. Huwag naman, lakihan nyo naman. Taasan nyo naman yung pangarap nyo. Ako, ang taas ng pangarap ko, alam nyo kung ano? Piloto. Taas nun. Natupad naman, naging piloto ng tricycle. Hindi po masamang mangarap. Amen? Mas maganda, punong-puno tayo ng pangarap. Bakit? Eh kasi, ang Panginoon, siya yung nagbibigay ng mga pangarap natin na yan eh. O, didamihan mo na yung pangarap. O, meron ako nakausap, sabi niya, Pastor, ang pangarap ko, pag ibinigay ng Panginoon, hindi na magtatrabaho yung tatay ko. Doon na lang siya para maglingkod na lang siya sa Panginoon. Ganda naman yung pangarap. Ayokong sabihin kung sino yun. Di ba? Ang ganda eh. Kaya ibigayin ng Panginoon itong pinapanalangin ko ito, talagang hindi na sila magtatrabaho. Malamang magninegosyo na lang siya. Kasi nakikita niya yung pangangailangan ng pamilya. Ang ganda, no? Marinig mo yung ganyan. May pangarap. Nang pangarap na to, kapartner pa rin niya ang Panginoon. Pero, isama mo yung pangarap na kung saan ay gamitin ka pa rin ng Panginoon. Di ba masarap? Kahit na sabihin natin, ano ba, lalaki ka, yung mga preacher natin na ito,
mga pulis to, gamitin pa rin sila ng Panginoon. Pwede sila maging pastor na pulis. Di ba? Pastor na bumbero. Ah, di ba? Habang hawak-hawak mo yung gano'n, no? O, manalangin ka para hindi ka masunog. Eh, di yun ah. Lalo na kung, makita nila, tapos maging hepe ka, ng bumbero, o may Bible study ka na, may church ka na. Sige kayo. O tatanggalin ko kayo pagka hindi kayo tumanggap sa Panginoon. Ha? Huwag naman. May cake ka na, magagamit ka ng Panginoon. Ang sarap. Huwag mo naman sabihin na, ay, pastor na ako, aalisin ko na si Pastor Yuli dyan. Huwag. Gagawa tayo ng panibago pagka ginamit kayo ng Panginoon. Marami pwede maging ministry, magtayo tayo ng church. Mas maganda nga, sa church na to, maraming pastors. Di ba? Para minsan, mag-set tayo ng prayer day. Wow! Ang bisita po natin ay si Pastor Chris. Wow! Amen! Sa Tondo Baptist Church. Wow! Ganda! Yung mga ano doon, yung mga siga doon, na save. Amen! Tapos kasama niya, may mga tattoo. Hindi. O, tawagin natin si Pastor Aden. Galing sa Iwahig. Dahil doon ka naasay, nagtayo ka ng church doon eh. Di ba? Meron tayong once a month na prayer day. Di ba ang ganda nun? Buhay pa kaya ako nun? Amen. Tawagin natin si Pastor Yuli Jr. Saan ka nagpapastor? Diyan lang po, sa gilid-gilid. May daladalang manok eh. Di ba niniisip yan? Ha? Ano na? Joke lang yon, nak, joke lang yon. Ba't mga magdadala ka ng manok? Yung manok na lulutuin ng mga pastor, oh, di ba? Nalusot eh, no? Ang ganda mo. Tapos, nagpastor yung anak ni ano? Oh. Si Junel. Eh, sa tingin ko kay ano, pwedeng magpastor eh. Pwedeng maging preacher eh. Kay Ronel? Amen. Papay ka ba, Sister Joanne? Amen. Oo. Oh. Ayaw nyo ba ng ganyan? Ganyan yung church. Yan yung programa ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Nakita nyo yung mga churches na gagandahan, pero mga programa nila, puro pagpapaganda ng building, walang naliligtas. Tapos, kaya sila dumadami, ganitong ginagawa nila. Hinahunting nila yung mga dati yan ng Kristiyano. Nakuha nyo? May strategy sila, magninegosyo sila, pautangin nila. O doon kumating sa amin, pautangin ka namin. Tingnan nyo yung ginagawa ng mga yan. Kawawa yung mga maliliit na mga churches. Kasi mega church sila, nagsasama-sama sila. Yun yung sinasabi ko, lumalago sila in quantity, pero walang quality. Pero mas masarap, tayo, ganito, nag-umpisa, tapos lumago tayo. Amen po? Amen. Ang sarap. Ang sarap na mayroong mga mananampalataya pinagpala ng Panginoon, sila na yung gagamitin in the future. Tapos yung prayer day natin, palagay nyo, hindi tayo didinggin ng Panginoon sa ating panalangin pag ganyan. Tapos i-announce ng leader, ito pong mga pastors na ito ay bunga po ng Great Shepherd Baptist Church of San Antonio. Palakpakan natin ng Lord. Ito po ay Bible woman namin, yung mga babae na yan. Mga Bible woman sa church, kasi wala po tayong pastora. Mga Bible woman po ang tawag. Pero title lang po yan eh. Title lang po yan. Office lang po ang pinag-usapan dyan. Hindi ka tinawag na pastora, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. Kung tutuusin, parang pastor ka na rin eh. Amen? Amen. Oh. Ang misis ko nga, tawag pastor eh. Pero dahil alam niya, yung role ng babae, ng kababaihan sa church, so ina-apply po namin. Kaya wala po tayong pastora. Pero naglilingkod sa Panginoon. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Meron nga kaming kaibigan, tapos na po ako, si Ate Beulah. Si Ate Beulah, hindi na po siya nakapag-asawa, pero napakasarap kausap. Umalis na lang eh. Dati dito sa kabanatuan yan eh. Umalis na lang po. At pumunta na sa probinsya. Tumanda na siya na ganun, pero ang sarap kausap.
Minsan, sabi niya, meron siyang sinusulat. Hindi ko mabasa kasi talagang mapapagod ka kababasa ng kanyang talambuhay. Ang kapal eh. Ilang pages na ko na yellow pages. Ganun siya magsulat ng mga karanasan niya sa Panginoon. At talagang pagkausap mo siya, kung hindi ka mananampalataya na malalim, magugulat ka sa tao na yon. Minsan nagkita kami sa conference sa CBS Antipolo. Ate Biola, sino pong kasama nyo? Alam niyo sagot sa akin, Pastor, kasama ko Trinity. Ano kung nangyari kay Ate Biola? Sino kaya Trinity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nag-isip-isip ako, sabi ko, oo nga, ano? Amen? Amen? Sinasabi ng mga malalalim na mananampalataya, kasama niya yung Trinity. Kasama niya ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tayo, sinong gusto natin makasama? Ako, gusto ko rin makasama lagi yan. Amen po? Amen. The result of growing Christians, closer and closer, harmonious fellowship to God. Sino ito? Ito po yung Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pangalawa, beareth more fruits. Pangatlo, good fellowship to fellow believers. Yun yung binibuild up po natin bilang isang iglesia. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga katunayan ng iyong mga salita. Salamat po sa mga kapatid. Salamat po sa nakasama namin ngayong umaga sa aming mga bisita. Patuloy na sila'y palaguin mo. Ang bawat isa sa amin, palaguin mo. Ang mga salita mo na naging pagkain ng aming spiritual, Panginoon, patuloy itong tumimo sa bawat puso namin at magamit namin, Panginoon. Maging productive kami, Panginoon. Lumago kami in quality and in quantity. Ang church na ito, tulungan mo kami na makapag-build up kami, Panginoon, sa aming congregation na maka-edify ng ibang mga tao. Lord, wag po kaming maging katitisuran. Lalo na po kaming mga matatanda ng mananampalataya. Gamitin mo po kami yung natitira naming buhay. Lord, salamat po sa opportunity na kami nakapakinig muli ng iyong salita. Salamat po, Lord, sa mga salita mo na may katapangan na naipahayag. Salamat po sapagkat sa mga salita mo na rebuke man kami, nabusog naman kami espiritual. At ang salita mo, hindi para hilehin kami, Panginoon, kundi para matutunan namin kung anong kalooban mo, kung anong nais mo po, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa darating na mga gawain para katulad nito, ay may kagalakan kami na sumama. May kagalakan kami na bumalik dito sa church. At pagpalain niyo po kami sa natitira naming oras hanggang sa maghapon, Panginoon, maging outreach mamaya sa hulo. Tulungan mo rin ako, Lord, na makadaan ako doon sa barangay captain doon mamaya para makapag-courtesy call, Panginoon, sa kanila. Salamat po. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisa ng Diyos Anak, at ng banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Thank you very much.